Pastor, magandang gabi po. Mabuhay ka. Alam kong nanonood ka. Alam kong gustong-gusto mong pumunta dito sana. Alam namin na ipinananalangin mo kami lahat dito. Kaya we feel very, very secure. Hindi kami nag-aalala sa aming kaligtasan sapagkat alam namin, Pastor, na kasama ka namin dito. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay! Wag po nating kalilimutan na kung kaya tayo nandito ay para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Marami pa rin mga kung ano-anong pinagsusulat yung mga bumabatikos, lalo na yung mga pumepersonal kay Pastor Kibuloy, hayaan natin sila. Kaya naman tayo nandito, kasama natin si Pastor Kibuloy para sa bayang malaya, para sa bansang Pilipinas. At muli, kaya ako nandito. Kaya po ako humaharap sa inyo ay huwag nating kalilimutan, huwag ninyong kalilimutan na kung kaya nagkakagulo ay nagkaroon ng utuan. May mga nauto at may mga nabudol, may mga nalansi. Ang gobyerno ay tinatarantado ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng National Democratic Front. At ito, inaasam-asam nila na magkakagulo. Subalit, pare-parehong hindi nila inaasahan na lalahok na, na magdaraos ng ganitong pagtitipon ang mga samahan ng Kingdom of Jesus Christ. Dapat silang kilabutan. Dapat silang kilabutan. Sapagkat itong mga tao na walang, ulitin ko yung sinabi ko ng isang araw, itong mga tao na walang ginagawa sa araw-araw ng ginawa ng Panginoong Diyos, kundi magdasal. Magdasal, mataimtim na magdasal. Woo! Para sa kapakanan ng kapatao. Para sa kapakanan ng kaluluwa. Ay, nandito ngayon! Kaya marahil ay nagkakagulo sila. Hindi nila maisip. Hindi nila ma-imagine na ang mga kabataan ito kasama ang kanilang mga magulang ay pupunta rito. Nung huling manggaling ako rito, hindi ganito kalaki crowd. Mas madami ngayon. Woo! Mag-ingay! Meron akong binuksang usapin tungkol sa taong nambaboy at nambababoy hanggang ngayon kay Pastor Kibuloy. Matapos akong magsalita tungkol kay Senator Risa Hontiveros at aking puno na yung kanyang ginawa sa Senado na paglapastangan, paninira, pambababoy, at ang mga testigo ay halatang mga sinungaling sapagkat may mga takip ang mukha. Sinungaling! 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 Sinungaling!
Matapos ako magsalita dito, hinggil sa issue ni Risa Ontiveros, at sinabi ko na tigilan mo yan sapagkat ang iyong sarili ay ihinahain mo para malantad kung sino ka. Magkakilala kami. Ayaw ko sanang magsalita tungkol dyan sa issue na yan. Subalit, hindi maganda kung hindi dapat mali yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Tama! Mali! Mali, mali, mali. Yun ang dahilan. Mali! Si Pastor Kibuloy ay kaibigan ng masang Pilipino. Tama! Tama! Si Pastor Kibuloy, tandaan nila to, ha? Makinig kayo, Catholic Church. Makinig kayo, Iglesia ni Cristo. Makinig kayo, lahat ng iba't ibang sekta ng simbahan na walang itinuturo araw-araw kundi magdasal, magdasal, magdasal. Well and good. Subalit, hindi kayo kumibo, hindi kayo lumaban sa pagsasamantala. Walang isa man sa inyo. Walang obispo ng simbahang Katoliko. Walang obispo ng iglesia at ng iba't ibang sekta ang tumindig at bumatikos sa CPP-NPA. Sapagkat sila'y natatakot. Mga takot sila. Ayokong akusahan na sila'y mga duwag. Ayoko. Pero tinitiyak ko natakot sila. Natatakot sila. At tanging si Pastor Kibuloy ang nanguna nagsalita laban sa mga komunista. Nanindigan at naninindigan pa si Pastor Kibuloy. Hindi siya natatakot mamatay. Dahil sa ganyang stand ni Pastor Kibuloy, nung una magkaharap kami, nakaramdam ako ng pagmamahal mula sa kanya. Oh. Totoo po yan. Nung unang makaharap ko siya, nakaramdam ako ng pagmamahal sa kanya. Naramdaman ko na siya'y kaibigan ko. At hindi ko papayagan na ang aking kaibigan ay lapastanganin. Kung natatandaan ninyo, yung mga nandito nung una akong magsalita, I spoke about Plaza Miranda bombing. Isang malaking krimen na pinangunahan ginawa ng CPP-NPA. At hindi ko alam. Akala ko talaga ang gumawa noon, ang nag-utos noon ay gobyerno, si Ferdinand Marcos Sr. At sa paniniwala ko at ng marami sa amin,
naniwala halos ang mga Pilipino na ang pagbomba sa Plaza Miranda ay kagagawan ng gobyerno ni Marcos. Subalit hindi pala. Let me continue. Mahalaga ho ito. Gusto kong maraman ninyo. Gusto kong iparamdam sa inyo kung paano ko tinatrato si Pastor Kibiloy bilang isang kaibigan. Ulitin ko, si Risa Ontiveros ay kakilala ko. And once upon a time, isang taong kinonsider ko na kaibigan. Hindi malapit na kaibigan, magkakilala kami. Kilalang kilala niya ako at kilala ko siya. Subalit ulitin ko, ang panawagan ko sa kanya, may pagkakataon pa, may panahon pa, Risa. May panahon pa. Itigil mo yan. Itigil mo sapagka na'y walang katuturan. Maliwanag. Kitang-kita na kung kaya mo ginagawa yan ay hindi dahil kung totoo o hindi yung mga chismis na kinakalat mo tungkol kay Pastor Kibiloy. Sapagkat akala mo yun ay popular. Bakit? Sapagkat nangangarap kang at least maging vice presidente. Mali yan. Mali yan, mali. Mali po yan. Mali yan. Nasa isang sistemang demokrasya tayo. Gamitin mo. Ikaw naman ay may itsurang babae. Magaling magsalita. Ha? Magaling magsalita. Bakit hindi ka lumaban ng parehas? Merong kang malaking suporta. Ha? Bagamat ako'y nagtataka kung anong magic ang nangyari at nahalal ka na senadora. Samantalang hindi ka naman pumapasok sa mga survey, biglang nung magbotohan, biglang nasa buntot ka na, umaakit-akit ka na ng konti. Si Pastor Kibiloy, ang ginagawa kay Pastor Kibiloy, ang pangyayari sa kanya, ay may naalala ko na isang kaibigan ko. Sapagkat, ang isa ko pong katangian ay marunong ako magmahal ng kaibigan. Itanong nyo kay Ka-Eric. Kami ni Ka-Eric ay hindi pa masyadong matagal magkakilala. Sapagkat ang pagitan namin sa NPA, si Ka-Eric, ang edad ni Ka-Eric ay halos anak ko na yan. Kaedad niya yung panganay kong anak na lalaki, yung pinakapanganay ko. Kaya kung si Ka-Eric, kung i-address ko yan, kung tawagin ko yan ay bunso. Pati sa text, bunso, nasaan ka na? Kamusta ka na? Are you safe? Bunso. Bilang matalik na kaibigan, uulitin ko, naalala ko ang nangyari sa isang kaibigan ko. Nung ako'y sumampa sa Isabela Province, nung ako'y mag-NPA, nung ako ay mag-full-time sa armed struggle, nalaman ko na ang matalik kong kaibigan, ang siya palang naatasan ni Jose Maria Sison na mag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Kaibigan ko, parang kapatid ko. Nung magkita kami sa kabundukan, kaya ako namundok. Dahil nagalit ako. Sabi ko, putang na, uubusin kami ni Marcos. Pagpapapatayin kami nito. Sa paniniwala ako na talagang ang nag-itsa, ang nag-utos ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda ay si Ferdinand Marcos Sr. Subalit hindi pala. Isa ako sa mga unang nakaalam naka hindi ko nasaksiyan. Wala ako sa Plaza Miranda. Subalit yung taong naatasan para mag-itsa ng granada sa Plaza Miranda ay parang kapatid ko. Putang ina. Hindi ako makapaniwala.
Wala siyang napagsasabihan. Ako ang unang napagsabihan niya nung magkita kami sa bundok. Niyakap niya ako. Draw, sabi niya. Hindi mo ba alam kung ano nangyari? Ano yun? Putang na, ako ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Na ano ko na, hindi ko alam kung anong gagawin ko, magkaharap kami ganyan. Sabi ko, Kapiter, parang break sa bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di matapos ang laban ko! Di matapos ang laban ko! Mga galit na politiko! Makinig po kayo, mahalaga to. Uulitin ko. Nasyak ako. Nag-NPA ako, sumampa ako sa NPA sapagkat ang paniniwala ko na kaming mga kabataan nung panahon na yun, I was 20 years old. Magte-21. Katulad ng karamihan sa inyo. Natandaan nyo, ikinuwento ko nung una ako magsalita, makaharap dito, I was 16 years old. Nung ako'y ma-recruit sa kabataang makabayan. Ano iniisip ng isang 16 years old? And I was 17 nung maging full-fledged member, nung manumpa ako bilang ganap na kasapi ng Communist Party of the Philippines. At si Danny Cordero, na naatasan, na inutusan mismo ni Jose Maria Sison, na mag-itsa ng granada sa Plaza Miranda, was about 22 years old. Matalikos ang kaibigan. Bakit mo initsa, sabi ko? Ang sabi niya sa akin, Dro, kasi kung tawagin ako ng mga kaibigan ko, Peter, Pedro, yung mga malalapit sa akin, Dro, magkaharap kaming ganyan. Bakit mo initsa ang granada? Dro, sabi niya, ipinatawag ako ng Diyos. Inutusan ako ng Panginoong Diyos na iitya ang granada. He was referring to Jose Maria Sison. Sapagkat nung panahon na yon, kaming mga kabataan, ang pagtrato namin kay Joma ay tila mas matindi pa kay Jesucristo. Parang Diyos ang turing namin sa kanya. Kaya ganun ang sinabi niya, Dro, pinatawag ako ng Diyos. Inutusan ako ng Diyos. At nung ako'y nanonood ng TV, napapanood ko kung paano nilalapastangan ni Risa Hontiveros ang mahal na Pastor Kiboroy. Naalala ko si Danny Cordero. For some reasons, galit kasi ako, galit ako. Bakit ginaganito niya? Bakit? Ay, nako, nagmumumura ako dun sa harap ng TV. Bakit? And at that instant, pumasok sa diwa at puso ko si Danny Cordero na siyang biktima, na siyang unang biktima ng pagsabog ng granada ng Plaza Miranda. Sapagkat ginawa niya yun dahil lamang sa ideolohiya. Dahil sa kautusan, pagpapatuloy ng ideolohiyang komunismo. At nang malaman ko yon, ayoko na, sabi ko. Hindi ganito ang gusto kong ipaglaban. Hindi ako lalahok sa isang samahan na papatay ng kapwa-tao. At ganyan ang gusto nilang gawin kay Pastor Kiboroy. Hindi ko papayagan yan. Hindi natin papayagan yan. Hindi yan papayagan ng sambayanan. Ayokong magturo kung sino, kung kanino nagmamano si Risa Hontiveros, kung kanino siya nagre-report dun sa kanyang pinagagagawang pambababoy kay Pastor Kiboroy.
Subalit, ang isa pang gusto ko ritong i-share about Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, hindi naman komunista yan. Yan ay mga nagpapanggap na kaliwa. Sumasakay sa issue. Sapagat yung mga yan, si Risa Hontiveros mismo, yung kanyang grupo, yung Akbayan, during the 90s, ay nanganib ang buhay ng marami sa kanila. Sapagkat inilagay sila sa order of battle ng Communist Party of the Philippines. Nag-utos si Jose Maria Sison na ipapatay, patayin ang mga top leaders ng Akbayan. Sabihin nila na nagsisinungaling ako. Bakit hindi kayo kumikibo dyan, Eta Rosales? Yung dating chairperson ng Human Rights Commission. Si Rick Reyes. Ayaw kong napipilitan ako magsalita rito, magbanggit ng pangalan ng mga tao sapagkat sa isang panahon ay natataranta kayo, papatayin kayo ng CPP, ng MPA, ipinapapatay sila ni Joma. Saan sila tumakbo? Isa ako sa tinakbuhan nila. Isa ako. Sapagkat nung panahon na yon, ako ay dating naglingkod bilang chief of police ng airport natin. So, tinitingnan na na may connection ako sa security sector at matutulungan ko sila. At tinulungan ko naman talaga sila. Subalit, ano tong pagkilos na to? Ano? Anong mapapala mo? Bakit kinakailangan babuyin mo? Si Pastor Kibuloy, what for? Para sumikat. Oh, yan ang napala mo. Automatic, nawalan ka na agad ng 7 milyong boto. Times 5. Tama! Malaking alam na alam ni Risa Hontiveros yung sabwatan nung tatlong kumag sa Kongreso at ang pakikipagsabwatan nito kay Speaker Romualdez. Alam na alam niya yon. Dapat batikusin niya yon. Dapat batikusin niya yon. Sapagkat si Risa Hontiveros sa isang panahon ay binagbantaan siyang patayin ng CPP-NPA. Bakit niya ngayon titirahin si Pastor Kibuloy? Isang tao na nahandang mamatay para tapusin ang kilusan ng komunismo sa Pilipinas. Gusto ko ding i-share, ano? At naniniwala akong nakikinig yung taong nakipag-usap sa akin. May tumawag sa akin. Isang taong malapit kay Risa Hontiveros, who happened to be a good friend of mine. Kaibigan niya. Magkakasama sila dun sa Akbayan. Iba yung Anakbayan tsaka yung Akbayan. Yung Anakbayan, ito yung mas stupidong grupo ng mga komunista. Yung Akbayan, ito naman yung nakipagsabwatan kay dun sa presidenteng panot kay ano pangalan noon? Si Noynoy. No? Si Banoynoy Aquino, no? Kung nasaan man ang kanyang kaluluwa, kung siya man ay may kaluluwa. Si Risa Hontiveros kasi ay nangarap. Nangarap siya ng mas mataas. Nakachamba na nga siya na naging senadora siya. At nakita niya kasi na lahat ng mga kasama nila puro ocho derecho sa inodoro. So, nakikita niya yung pagtira nila kay Pastor Kibuloy, yan ang katulad yan ng kasabihan ng mga Tagalog. Ang hampas sa kabayo ay latay sa kalabaw. Ang target talaga ni Risa Hontiveros, kasama siya sa sumisira kay BP Sara Duterte. No? Sapagkat yan ang target nila na kapag halatang halata na dinudurog nila si Vice President Sara Duterte
para na pagdating ng 2028, durog na. No? Lupasay na. Baka hindi na kakandidato dahil sinira nila. At as a tactical measure, for some reason, tinira nila si Pastor Kibuloy. Sapagkat ang pagtira kay Kibuloy, pag si Kibuloy ay lumupasay, lupasay ang mga Duterte. Yun ang tangang paniniwala niya. May tumawag sa akin, ano? Kahapon, tinawagan ako. Tinext muna ako kung pwede ako makausap. Actually, gusto makipagkita sa akin. Sinabi na lang sa akin. Sabi niya, bakit naman kinakailangang magsalita ka ng ganon kay Risa? Sabi ko, kadwa. Ilocano. Yung mga NPA, yung kadwa is comrade in Ilocano, no? Ilocano siya, no? Sabi niya sa akin, kadwa. Apay ka di, ba't naman ganon, sabi niya. Bakit kinakailangang magsalita ka ng ganon in public against Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, pare, bakit, hindi ka ba, hindi ba totoo yung sinabi ko? Hindi ba totoo? Sabi niya, hindi yan ang issue. Hindi ka na dapat nagsalita. Sabi ko, bakit niya sabi ko, bakit niya binastos ng ganon si Pastor Kibuloy? Sabi ko, somebody has to do that. Kinakailangan may magsalita tungkol sa kanya. Kung hindi, hindi siya titigil. At sinabi ko na, si Pastor Kibuloy ay kaibigan ng masang Pilipino. Kaibigan ko. Bilang tagapagtanggol ng mga naaapi at ng mga kinakayag ni Satanas sa impyerno, katulad ng CPP-NPA, nagkakaisa kami ng damdamin ni Pastor Kibuloy. Naniniwala ako na ang katulad ko ay ipagtatanggol niya, minamahal niya. Kung ganon, kinakailangan natin siyang mahalin at ipagtanggol. Tani, ulitin ko ha. Uulitin ko kasi totoo po ito. Ang sinasabi natin dito, pag tumayo kami rito, hindi para magsinungaling kundi para magsalita ng katotohanan. Iisa-isahin ko na, uunahin ko na ang relihiyong Katoliko. Makinig po kayo, mga kardinal. Alam namin nanonood kayo, mga obispo. Ni isa sa inyo, ni isa, ni katiting sa inyo, sa simbahang Katoliko, ay walang tumayo laban sa CPP-NPA. Hindi pa yon. Subalit, ano pa nangyari? Naging katulong pa ang marami sa inyo, mga obispo, para lumawak ang CPP-NPA. At sino ang isa sa mga pangunahing leader na sa Central Committee at Political Bureau ng CPP? Isang pare, si Louis Halandoni. Father Louis Halandoni. Ordained pare ng simbahang Katoliko. Isa sa nagbibigay ng direksyon kung paano manggera, kung paano pumatay ang New People's Army. Pare yan. Paring Katoliko yan. At sa maraming pagkakataon,
maraming mga obispo, ha? At maraming pare ang na-recruit, mga naging commander ng NPA mula sa Western Visayas hanggang sa Mindanao, hanggang dito sa Southern Tagalog. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, maraming mga pare. Paano itatakwil, paano titirahin ng simbahang Katoliko ang kilusang komunismo, sapagkat mas marami sa kanila ay nakumbinsi at sumisimpatya pa. Subalit, hindi si Pastor Kibuloy. Ang SMNI, kumbaga sa Tanching ay huling kabit. Ang SMNI ay kakatiting nung nagsimula. Ang simbahang Katoliko ay meron ng napakatagal na Radio Veritas. Meron silang Radio Veritas. Pero yung Radio Veritas na yan, ni minsan ay hindi mo narinig na nagsalita ang mga pari dyan, ang mga bayarang broadcaster dyan, laban sa CPP-NPA. Hindi. Totoo po yan. Totoo po yan, hindi. Subalit ang SMNI, ito lamang ang tanging istasyon ng television at radyo na nagsalita at nanguna at nagkaroon pa ng regular na programa Laban kasama ang bayan! 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 So, i-challenge nila tayo. Sabihin nila, "Oy, excuse me, Karamon, ha? Meron kaming ano, galit din kami sa mga CPP." Kailan? Kailan nyo sinabi? Saan? Anong istasyon ninyo? Ha? Yang ABS-CBN na hanggang ngayon, kahit na fly by night, sapagkat kinukonsinti ng NTC, ha? In order na ng isara, expired ang, what do you call that, ang prangkisa. Expired ang prangkisa. Nag-operate pa ng matagal. At kung hindi nagkaroon ng Rodrigo Roa Duterte, ay hindi masasara niya mga yan. Ang SMNI na sariwang-sariwa ang prangkisa. Sariwang-sariwa. Ha? Na kung ilan taon pa bago mag-determinate, pinahinto ng NTC, pinahinto nila kahit maliwanag na maliwanag, sariwang-sariwa ang prangkisa at yung ABS-CBN, sapagkat ang balita ay binili na rin ng grupo ni Speaker Romualdez, ay buhay na buhay. Buhay na buhay. At halos mga nasa regular na programa, hindi na iistorbo. Ito po ang ating binabantayan. Ito po ang aking role dito, kung kaya humarap ako rito, upang bigyan tayo ng babala. Huwag nating kalilimutan na isa sa pasimuno ng kaguluhan na kung kaya tayo kinakailangan lumabas dito at magsalita ay dahil sa inumpisahang kaguluhan ng CPP-NPA ang kanilang pakikipagsabwatan sa Kongreso. Kung kaya nakakagalaw pa ang NPA sa kabila ng marami ng pinsala silang dinanas, marami ng sumurrender,
nasa sa 36,000 na dating armada. Dating 36,000. Yan ang record ng NTFL Cup. Ang sumuko at nag-surrender ng armas. Subalit, buhay pa sila sapagkat yung kanilang tinatawag na White Area Operation ay buhay na buhay. At ang sumusuporta dyan ay pera ng Kongreso. Ooh, di mo pera yan! Pera ng Kongres. Sambayan ng Pilipino. Mamamayan, sambayan ng Pilipino. Alam ito ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, ng security sector. Alam nila to. Hindi makakalusot sa kanila to. Yan ang ating sandatahang lakas, hindi ang NPA. Mabuhay ang AFP. Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police. Mabuhay! Yan ang tagapagtanggol natin. Ang Kongreso, hindi natin malaman kung sino ang kanilang army sapagkat pinoproteksyonan nila yung tatlong komunista, yung Alliance of Communist Teachers, yung Gabriela, at yung kabataan. Ha? Binibigyan ito, binubusog ito sa pondo ni Speaker Romualdez. At saan napupunta ang pondo ito? Saan napupunta? Napupunta sa NPA. Kaya sinasabi ko na ang nagpopondo sa operation ng NPA ng New People's Army ay ang House of Congress. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi nyo 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 pera yan! At babalikan ko ang mahal na Pastor Kibuloy. Kaya nila binababoy, kaya nila tinitira upang mawalan ng moral ascendancy. Gusto nilang sirain, babuyin. Para nang sa ganon, mawalan ng katuturan si Pastor Kibuloy sa kanyang patuloy na pagtuligsa at sa kanyang patuloy na pangunguna para ibagsak ang mga komunista dito sa Pilipinas. Subalit hindi po mangyayari yan. Diyan sila nagkamali. Napakinggan ko yung buong speech ni Pastor Kibuloy, na for the first time, pag nakaharap, kilala natin lahat yan, pag nakaharap mo, halos hindi mo marinig magsalita, pabulong. Napaka humble, tama, ano? Halos bumubulong magsalita. Napaka mahinahon na tao. Napakamahinahon na tao. Pero iba ang gustong ipresenta ni Risa Hontiveros. Pinalalabas niya na itong tao ay nanggagahasa. Na itong tao ay pumapatay ng kapwa-tao. At yung huli na pilit niyang isinusubo ay nagdala daw ng armas si former President Duterte kasama si BP Sara, nagpunta sa kung saang lugar, Glory Mountain, no? At bit-bit daw ng mga Duterte yung maraming armas para ibigay kay Kibuloy. Sus Mario, sa Panginoon kong Jesucristo. Sino galing?
paano? Ay nako, Risa Hontiveros. Panginoong kong Hesukristo ka. Maniwala ka. Hinabol mo yung issue na yun eh. Ha? Ihinabol mo. Patapos na yung pagtatak. Nanonood ako eh. Doon sa live hearing sa Senate. Ihinabol niya pa yung, di ba may kwento ka, sabi niya, tungkol doon sa, parang nandun ka, no? You were somewhere there, doon sa, ano, Glory Mountain. Na nakita mo na nagdala ng baril. May dalang baril, nasa bag. Si BP Sara, yung mag-ama. Para ibigay kay Pastor Kibuloy. Ayun ako. Kaya ako napapa-Panginoong kong Hesukristo at Diyos ko dahil sa si President Duterte magbubuhat ng bag ng armas. Nandun kami sa Davao noong January 28. Kay Eric, no? January 28, no? Yung rally sa Davao. Dumaan kami kay President Duterte, kumamay kami, nagmano kami. And when he was called to speak, nakikita namin, mahina na siya eh. He could barely stand up and walked very slowly dun sa stage pakyat. Pagkatapos sasabihin mo may bit-bit. Hindi ka ba nag-iisip, Risa Hontiveros?